Ang laki pala ng nakuha ng Gilas Pilipinas na pera nung nag-champion sila. Coach Chot Reyes kaya pala, ayaw nitong bitawan ng Gilas, dahil ang laki pala ng nakukuha nitong sahod dito. Pero bago tayo mag-umpisa ay huwag mo namang kalimutan suportahan ang aking channel. Matatandaan nga natin, nag-champion nga ang ating national team kontra Cambodia. Dito nga malaki na ang natanggap ng ating national team, nagkakahalaga nga ito ng 8 million pesos. Dito nga ang laki nga ng natanggap ng ni Coach Chot Reyes. Malaki nga daw ang nakuha nitong si Coach Chot Reyes nung nag-champion ang Gilas Pilipinas. Paldo nga si Coach Chot Reyes dahil napapunta nga sa kanya ang nagkakahalagang 2.5 million pesos. Mas malaki pa nga nakuha ni Coach Chot Reyes kesa sa mga player ng Gilas. Dapat hindi na binigyan si Coach Chot Reyes. Wala naman itong naitulong sa Gilas kontra Cambodia. Umamin na nga siya na hindi naman daw siya ang nagpanalo sa Gilas. Mas deserve pa nga nila Coach Tim Cone or si Coach Tab Baldwin ang mag-head coach sa Gilas, dahil sila lang ang nagawa ng game plan. Hindi nga daw naisip si Coach Chot Reyes ng game plan para manalo ang Gilas kontra Cambodia. Kung hindi nga nakaisip agad ng game plan, sila Coach Tim Cone at Coach Tab Baldwin ay hindi nga nila makakamit ang gintong medalya. Buti na lang agad nga kumilos ang ating dalawang coach, kung hindi tuluyan na nga tayong bumagsak. At nung isang araw nga nagsimula na mag-training ang ating national team, para sa kagastuhan ulit nila makuha ang gintong medalya, malalakas na nga ang makakalaban nila dito, dahil maraming player na malalakas maglaro. Focus nga si Coach Chot Reyes sa ating national team, dahil ang laki nga ng makukuha pera ng ating national team kung sakaling makukuha nila ang gintong medalya. Puspusan nga ang pag-insayo ng Gilas Pilipinas. Sa tingin nyo mga ka-ballers, magka-campaign kaya ang ating national team ngayong dadating na FIBA World Cup? At dapat bang si Coach Chot Reyes pera ng humawak sa Gilas Pilipinas, or mas magandang palitan nanggal siya? Sana nga ay magtagumpay ang mga Pinoy sa kanilang mga larangan, at maiwas sa mga injury, at makamit din sana nila ang gintong medalya. Proud na proud game sa inyo. Patuloy nga nating suportahan ang mga kababayan nating naglalaro ngayon sa iba't ibang dako ng bansa, at patuloy nga nating subaybayan ang kanilang mga laro. Hanggang dito na lang mga kaballers, salamat sa panunood.